Unti-unti nang dumarami ulit ang mga pasyenteng nagkaka-COVID sa mga ospital. Payo naman ng Philippine General Hospital, mag-home quarantine na lang muna ang mga mild at asymptomatic cases para magamit ng mga mas nangangailangan ang mga kama sa ospital. Nasa frontline ang balitang yan si JC Cosico. Ilang araw nang hindi tumatanggap ng mga pasyente ang emergency room at outpatient department ng Tala Hospital sa Caloocan. Kinonvert na naman kasi ito para maging COVID-19 ward kasabay ng paglobo ng COVID-19 cases sa bansa. 250 na active cases sa ospital, malayo sa 25 kaso noong Pasko. It is alarming. We expect that the cases will increase after the holiday season. Pero not this fast. Hindi ganito kabilis. Sa ngayon, moderate cases lang ng COVID-19 ang karamihan sa mga pasyente sa Tala Hospital, habang may 6 na kritikal ang kondisyon at 5 sa kanila hindi bakunado. Lumalabas dito, puro merong galing sa gatherings, family reunions, parties, pumunta ng palengke, pumunta ng malls. So ganun na lumalabas, more on the community acquired side ang reasons. Sapat pa naman daw sa ngayon ang COVID-19 beds at medical supplies nila. Ang ospital na Malabo naman, extended ang hindi pagtanggap na outpatients at non-COVID-19 cases. 66 kasing health workers sila ang positibo sa virus. Hindi nila kakayanin yung bugso ng pagdating ng mga pasyente. Kung sakaling mayroong darating na emergency o COVID patient, lalong magkakaroon ng problema. Ganyan din ang problema sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. 34 na empleyado nila ang tinamaan ng COVID-19. Bukod pa yan sa 61 COVID-19 patients na naka-admit, lagpas sa 60 COVID beds na inilaan nila. Nag-overflow na ang aming ER at ang iba nasa tent, which is not comfortable for them, especially ang marami pa rin nagda-dialysis sa kanila. It's alarming because it's already causing or affecting the healthcare system again. Magdaragdag na ng 20 COVID-19 beds ang NKTI. Humingi na rin sila ng additional manpower sa pamahalaan. Ramdam din ang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa Philippine General Hospital. Sa loob lang ng 9 na araw, pumalo sa mahigit 160 ang na-admit doon. Sabi na Octa Research, tumaas sa 29% ang bed at ICU occupancy para sa COVID-19 sa NCR nitong nakalipas na linggo. Pero very low risk pa rin daw ang healthcare utilization ng Metro Manila. Sa kabila nito, hinikayat ni PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario ang mga asymptomatic at mild COVID-19 cases na mag-home quarantine na lang. Isolate themselves sa kanilang mga bahay at mag-home management po. Mga tumutulong po, mga teleconsultation, telemedicine, pwede po sila makikonnect sa mga doktor nila. Kasi po para ma-reserve naman yung mga kama talaga dun sa mga kailangang ma-hospital. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5.